Laudato Si, ang unang kabanata. Ano ang nangyayari sa ating pangkalahatang tahanan? Ang unang kabanata ng Encyclical ay isang matapat na pagtanaw sa mga tunay na nangyayari sa ating daigdig upang ang mambabasa ay magkaroon ng nahahapis na kamalayan sa mga paraang hindi tayo nagbibigay ng paggalang at pagkalinga sa lugar na ito na tinatawag nating tahanan. Ang layunin ng kabanatang ito ay hindi para magkaroon ng pahalaw na pagsusuri, ngunit upang gawin ang anumang nangyayari sa ating daigdig na ating sariling pagdurusa at nang sa gayon ay makita natin kung ano ang maiambag ng bawat isa. Ang malaking bahagi ng kabanatang ito ay detalyadong naglalarawan ng isang kahilahilakbot na imahe ng nangyayari sa ating tahanan. Iba't ibang uri at anyo ng polusyon, malubhang pagkawala ng kakahuyan at kagubatan, isang nakapag-aalalang banta ng klima. Kung ang pamumuhay ng tanan ay gaya ng mga taga-hilagang Amerika, kailangan natin ng 5 daigdig. Kung gaya ng mga taga-Europa, kailangan natin ng 3 daigdig. Ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-China ay umabot na sa antas ng 2 daigdig. Ang sa India ay mababa pa sa antas ng 1 daigdig. Ngunit sa mabilis na pag-unlad ng industriya at ekonomiya ng bansa, sigurado ang pag-akyat nito. Ang ibig sabihin ho niyan salitang climate emergency ay panahon na para lahat tayo dapat kumilos. Lahat, mayamang bansa, mahirap na bansa, ikaw, ako at mga leaders, lahat tayo dapat kumilos kasi hindi maganda ang magiging kalalabasan kung hindi na tayo aagap na ngayon. Pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na ng malinis na tubig na maiinom. Pagkawala ng biodiversity, pagbaba ng kalidad ng buhay ng tao at mga ugnayan, at ang pandaigdigang di pagkapantay-pantay at agwat ng mga dukha at mayayaman. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. Mayroong napagkasunduan ang mga siyentipiko na ang larawang ito ay hindi gawa-gawa lamang, ngunit isang tunay na salagimsim sa nanghihinang estado ng ating mundo. Para sa nakararami, ang pamamaraan ng pang-araw-araw nating buhay ay malayo sa mga totoong nangyayari sa ating mundo. Kung ang ibang kabanata ay detalyadong tumatalakay sa ugat o sanhi na kaugnay ng mga sintomas na ito na nakikita ng Papa, sinisimulan silang pangalanan sa unang kabanatang ito. Unang-una ay ang kultura ng pagtatapon na walang habas na gumagamit, nag-aaksaya at umuubos sa buhay ng tao at sa ating mga likas na yaman. Disposables are one of the huge magnifiers of how we've lost our connection to the sacred. Sinisisi din ito ang malawakang techno-economic paradigm ng nakaraang 200 taon na mas pinahahalagahan ang lahat ng bagay na epesyente. Kabilisan nito, teknolohiya, commodification of goods and services, at ang madali at mabilis na kita. Habang tayo ay nagkukulang sa kultura at liderato na harapin ang krisis na ito, nagtatapos ang kabanatang ito sa kahilingan ng Santo Papa na iwasan natin ang mga nakagagambalang ito na nagpapamanhid sa ating kamalayan at dinggin ang sigaw ng lupa at ang sigaw ng mga dukha at magsimula ng talakayan para sa mga solusyon.
La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Para sa ating pagninilay-nilay, tanungin natin ng ating sarili, saan at paano natin naririnig ang sigaw ng lupa at ang sigaw ng mga dukha? Ang kamalayan bang ito ay nakakaapekto sa ating mga pag-uugali at nakasanayan? Ano ang ginagawa natin sa kawalan ng kapangyarihan at pagsasawalang bahala? Bakit naging mahina ang liderato sa pandaigdigang krisis sa kapaligiran? Sa linggong ito, ano ang maaari nating gawin upang mabawasan ang kultura ng pagtatapon at ang techno-economic paradigm?